Pinagbabantaan ng lider ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ang isang maliit na bansa na tinatawag na Republic of Cyprus. Nitong Miyerkules lamang ay lumabas sa telebisyon ang lider ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah at binatikos ng husto ang Republic of Cyprus. Ano nga ba ang meron sa bansang ito? Ano nga ba ang relasyon ng Israel at Cyprus? At bakit galit ang lider ng Hezbollah sa bansang ito? Viral ngayon ang mga pahayag ni Hassan Nasrallah. Ibinalita kahit saan saang platform at kahit sa iba't ibang news agency tulad ng CNN at Yahoo. Ang pinakabagong pahayag ng lider ng Hezbollah ay isinagawa bilang sagot na rin sa mga pahayag ng Israel. Naglabas kasi ng pahayag ang kampo ng Israel sa pamamagitan ng foreign minister nito na si Israel Katz. Ipinahayag kasi ni Israel Katz na ang Hezbollah at Israel ay nasa sitwasyon na very very close, all out war. At dahil sa napakainit ngayon ng sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, at eto nga magkakagera na raw, may gera na ng pahayag ang bawat isa, gantihan halos araw-araw. At dahil sa napakainit na ng sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, araw-araw lagi nang pinag-uusapan ang all out war. Lumabas ang leader ng Hezbollah at binalaan ang Republic of Cyprus. Anong meron dito? Anong kinalaman ng Republic of Cyprus? Ayon kay Nasrallah, and I quote, "Cyprus will be part of this war too." Ito ay ibinalita ng CNN. Ang tanong, bakit magiging kabilang ang Cyprus sa possibility na gera ng Israel at Hezbollah? Ang dahilan kung bakit magiging part ang Cyprus sa digmaan ng Israel at Hezbollah, ito ay kung pahihintulutan ng Cyprus ang mga airport nito at mga bases para sa mga Israeli forces. At ang mga pahayag niya sa Nasrallah ay nakarating na sa bansang Cyprus. Sinagot agad ito ng presidente ng naturang bansa. At ayon sa kanya, "Cyprus will not be involved in your war." Ito ang mga naging pahayag ng presidente ng Cyprus na ibinilita ng CNN. Basahin ko, "The statements are not pleasant, but they do not correspond in any way to what is being attempted to present an image that Cyprus is involved in the war operations in no way whatsoever." Ito ang kanyang pahayag. Maraming mga eksperto at mga analyst ang nagsasabi na sa Middle East ay kalat na ang relasyon sa pagitan ng Israel at ng Cyprus. At pinaniniwalaan na ang Cyprus ang magdadala sa EU sa digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ang tanong, bakit naman madadala ng Cyprus ang EU sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah? Gayong ang Cyprus ay isang maliit na bansa lamang sa Mediterranean. Ganito kasi yan, mga kaibigan. Ang Republic of Cyprus ay kasapi ng EU. Hindi ng NATO, kundi ng EU. Ngayon, ang EU ay merong mga kasunduan sa bawat isa na kung ang isang bansang kasapi nito ay nahaharap sa isang digmaan, ay obligado ang mga kasamahan nito na tulungan. Kaya pinagbabantaan ng leader ng Hezbollah ang Cyprus dahil sa napakalaking possibility nito na tulungan ang Israel. At maliban pa riyan, ang lokasyon ng Cyprus ay ang pinakamalapit na isla sa Mediterranean Sea sa pagitan ng Israel at Lebanon tulad ng inyong nakikita sa mapang ito. Mahalaga ang posisyon nito sapagkat ito ay matatagpuan sa geopolitical fault line nasa gitna ng Middle East at Southern Europe. Hindi naman malaki ang islang ito maliban sa ito'y maliit, nahati pa nga sa dalawa. Nahati ito sa dalawang uri ng tao, merong tinatawag na Greek-speaking people. Ito ay matatagpuan sa southern part at kilala ito sa tawag na Republic of Cyprus. Samantala, ang isang bahagi naman ito ay tinatawag na Turkish-speaking region at kilala sa tawag na Turkish Republic of Northern Cyprus. Nahati ang lugar na ito sapagkat kilalang magkaribal ang Greece at ang Turkey. At halos lahat ng mga international community, ang kanila lamang kinikilalang sovereignty rito ay ang Greek part of Cyprus. Ito nga
yung Republic of Cyprus at ang lugar na ito ang pinatatamaan ni Nasrallah at ito ang kanyang pinagbabantaan sapagkat ang Israel at ang Cyprus ay merong diplomatic ties nagsimula pa noong 1960. Ito ay nangyari matapos na ang Cyprus ay magkaroon ng independent mula sa British colonial rule at hanggang 1994, ang Cyprus ay hindi nagtayo ng embassy sa Tel Aviv. Kahit na nagkaroon ng magandang relationship ang Israel at Cyprus, umasim naman ito noong 1980s at 1990s. Ang dahilan nito sapagkat ang Israel ay nagkaroon din ng close ties with Turkey. Remember mga kaibigan na ang buong lugar ng Cyprus ay nahahati sa dalawa, Greek-speaking people at Turkish-speaking people. Ngayon, 1980s to 1990s, nagkaroon ng magandang ugnayan ang Turkey at Israel. Kaya sa mga panahong ito, dito umasim ang relasyon ng Cyprus at Israel. Kaya ang Cyprus ay umanib sa Arab state at nagsimula na rin suportahan ang Palestinian statehood. Subalit, noong 1990s hanggang year 2000, ang Israel at ang Cyprus ay nanumbalik ang magandang relasyon nito. Bakit? Sapagkat ang Israel ay nakadiskubre ng tinatawag na natural gas sa Mediterranean at ninais ng Israel na ang Cyprus ay maging economic partnership ng Israel. Kahit na partner ang Israel at Turkey at Iran sa mga panahong ito, experts says na pinili pa rin ng Israel na maging bahagi ng economic partnership nito ang Cyprus. Ayon sa isang Israeli media, sa pag-amin na rin ng IDF na maraming mga taga-Cyprus ang tinuruan ng Israel upang maging posibleng panlaban sa mga gera gaya ng Hezbollah. Ibig sabihin, maraming mga sundalo ng Cyprus ang na-impluensyahan ng training ng Israel. At katunayan, nitong 2022 lang, ang IDF ay nagkandak ng joint military drill kasama nito ang Cyprus forces. At ang nakakamangha rito mga kaibigan na ang naturang joint military drill, ang focus nito ay talunin ang Hezbollah ng Lebanon. At ang pinakahuling military exercise sa pagitan ng Israel at ng Cyprus ay isinagawa noong 2023. Kaya isa ito sa mga maraming dahilan kung bakit binabalaan ng Hezbollah ang mga taga-Cyprus. At sa giyera nga sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ang Cyprus ay walang partisipasyon kahit na pumanig ito sa Palestinian noong mga 1980s. Bagkos, nagiging bahagi pa ito ng solusyon sa pagitan ng Israel at ng Gaza. At nagsalita pa nga ang presidente ng Cyprus at ayon sa kanila, ang kanila raw rule ay demonstrated. Inihalimbawa nito ang humanitarian corridor. Ayon sa presidente ng Cyprus, hindi lang daw ito inacknowledge ng Arab world, kundi maging ang international community ay tinanggap ang kanilang role. At katunayan, nitong Marso lamang, 2024, binuksan ng Cyprus ang kanilang mga port para pagdaanan ng mga international communities, lalong-lalo na ang mga maghahatid ng mga humanitarian aid para sa Gaza. At ang pinakaunang maritime shipment ng food para sa Gaza ay merong 200 tons. At can you imagine, ang napakain nito ay umaabot sa kalahating milyon.